Kuminsan dumarating ang pagkakataon na kapag iisip tayo, wala na talagang kaibahan ng kabangbangan at karunungan. Napakaraming matatalino sa mundo na gumagawa ng sari-saring kagaguhan. Napakarami rin namang mga naturingang mangmang ang gumagawa ng kadakilaan at bagay na hindi inaasahan. Noong rinagasa ng Ondoy, Pepeng at Yolanda ang Pilipinas, hindi ilan ang lumitaw na bayani. Mga talubatang walang sinasabi, ika nga sa lipunan. Ngunit nakapagpamalas ng kadakilaang hinangaan ng buong bansa. Mga sundalong inilagay sa panganib ang sariling buhay sa pagtupad ng tungkuling magligtas ng mga buhay ng ibang tao. Subalit hindi rin natin may pagkakaila na sa usapin tungkol sa korupsyon, mapa sa gobyerno o sa labas ng gobyerno, pawang marurunong na tao, mga matatalinong mga opisyal na pinagkagastusan ng lipunan at ng bayang Pilipino ang siyang nangunguna sa listahan ng mga tiwali at gumagawa ng lahat ng uri ng kabulastugan. Mangmang ba sila o marunong? Bobo o maalam? Ito ang pinapaksa ng mga pagbasa natin ngayon. Mayroong mangmang na isinilang na ganon. Hindi may pagkakailang ang kakayahan ng utak ng tao ay hindi pantay-pantay. Mayroon rin namang mangmang na nagmamaang-maangan. Kaya nilang magpuslit ng milyon-milyong piso mula sa kabahan ng mga sundalo. Pero wala silang matandaan sa kanilang mga ginawa. Ngunit mayroong mangmang na nagpapakababa at nagpakaaba sa sarili bilang pagtalima sa higit ng mahalagang bagay. Ito ang mga taong matatalino sapagkat may nakikita silang higit pa kaysa sa mga pinagkakaabalahan ng mundo. Ito ang mga taong maalam, matalino na, marunong pa. Bobo ang tawag ng mundo sa mga taong hindi marunong gumanti. Bakit ka pumapayag na lamangan ka? Ito ba ang tanong? Ito ang tanong ng marami sa mga nagpapalamang at nagpaparaya. Pero sa buhay natin, sa bahay at pamilya, alam natin ang nakatanda, ang nakatatanda ay marunong magparangya, marunong magpalamang sa batang kapatid sapagkat ito ang tama. Ito ang sabi ng kultura natin. Ito ang pinahalaga natin na ang matanda ay marunong magtiis at magparangya sa nakababata. Pero bobo ang tawag ng madla sa taong hindi kumakabig kung may pagkakataon. Mga taong nandoon ay hindi gumagamit ng pagkakataon. Nandoon na sa harap ng manok ang patuka, hindi ka patumuka. Ito ang kasabihan ng mga tatalinong kung mag-isip ay ayon sa takbo ng isip ng kamunduhan. Duwag ang tawag natin sa ibang taong hindi marunong gumanti. Bakit ka papayag na apihin? Ito ang takbo ng isipan ng marami. Kung sinipa ka, tadyakan mo rin. Basagin mo ang kanyang mukha. Hindi ba't ito ang takbo ng isipan natin? Hindi ba't ito ang ibig sabihin ng kalakaran? Tawagin niyo ng mangmang ang Panginoon sapagkat siya nagsabi, huwag ninyong labanan ng masamang tao. Tawagin niyo ng bobo ang Panginoon na nagsabi, kapag may sumampal sa iyo sa kanan, iharap mo pa ang kabila. Hindi salitang batay sa Ebanghelyo ang kalakaran. Hindi turo ng Panginoon na magpadala sa agos. Sa katunayan para sa Kanya, walang mangmang sa sino mang may takot sa Diyos. Ang banal na pagkatakot sa Diyos ay simula ng karunungan. Wala ni isa man sa kanila nagsimula ng korupsyon, ngunit sila'y bahagi ng sistema na isang susun-susun at sapin-saping kalagay ng mga tao na hirati, nasanay, at natangay na ng hinihingi ng pagkakataon. Ito po ang kalakaran. Kung iisipin nating lahat ng mataman ito, lahat tayo'y mangmang at matalino. Lahat tayo'y walang alam sa kultura ng kotong. Lahat tayo'y galit sa mga nangungotong. Pero lahat tayo'y handang mangotong para lamang makalusot sa gusot. Lahat tayo'y galit sa mga nasa BIR, pero lahat rin tayo'y handang magbayad na lamang para hindi masampahan ng mabigat na buwis. Lahat tayo'y handa ng magpalakad sa mga mas nakaalam upang makalusot na lamang sa usaping walang haantungan. Salasalabat, sangasangat, masalimuot ang balag ng korupsyon. At walang makipagsasabing hindi siya bahagi kahit papaano ng kalakarang ito. May tawag po si Philip Simbardo sa kalagayang ito. Ang tawag niya po rito ay The Lucifer Effect.
Ito ang sistema at kultura na nagbubunsod sa mga taong mangmang upang maging matalino, taong matalino upang maging mangmang, na handang gumawa ng lahat ng uri ng kadayaan. Ito ang sistemang malayo na sa diwa ng Ebanghelyo at ito ang kalakarang kinasasadlakan natin lahat ngayon. Sa madaling salita, ang sistemang panglabas ang siyang umuukilkil sa personal na niloloob ng tao. Matalino man at maalam, ang kalakaran ang siyang lalamon sa kanya. Hindi po madali ang laban. Malimit ang laban na ginagawa natin ay ang labang personal na may kinalaman sa panloob na saloobin ng tao. Kung kahit ang akala natin ay kapag nag-retreat o nag-recollection na ang isang tao, ay lutas na ang korupsyon. Ngunit ang sistema o kalakaran ay nakalatag pa rin sa lipunan. Matindi ang laban, ngunit may dapat pagmulan, may dapat pagsimulaan, may dapat magbanat ng unang butot gumawa ng unang hakbang. Malinaw ito sa turo ngayon ng pagbasa. Ang mangmang ay magpakarunong, ang maalam ay matutong magpakababa, at lahat tayo dapat magpakabanal. Ang kalakaran ay dapat puksain simula sa puso natin, simula sa bakura natin, simula sa pamilya natin, kaya dapat maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit ay ganap. Pagpalain po tayong lahat ng poong may kapal.